Kita nyo naman mga bossing, naka long sleeve ako. Base na base ako. Dahil kakain lang kami sa labas, sa Arc Sector. Sikat yun dito sa Binangonan eh. Bale, bago kami kumain sa Arc Sector, ipick-upin ko lang yung pang surprise ko kay Mrs. na flowers at cake. Surprise yun. Surprise pala. Wow! Wow, thank you. Oh, cute. Good day mga bossing, and shout out kay Bossing Norman Paladin. Siya yung nag-request ng content natin for today. Ang sabi niya is, Bossing, try nyo naman mag-vlog sa may Art Sector. Itong Art Sector ay, I think, boundary ng Angono, papuntang Binangonan. I'm not really sure sa location niya. Pero kung kayo ay taga Angono or taga Binangonan, malamang sa malamang ay narinig nyo na itong lugar na to, Art Sector, at familiar na kayo dito sa lugar na dinadaanan namin dahil sobrang tarek. Walang biro, sobrang tarek ng daanang ito. Masasabi kong mas matarek pa to kesa nung umakyat kami sa Baguio. Kita nyo yan? May mga part na lubak-lubak pa. And may mga nagbabike pa baba. Kanina nung nasa baba, naka second gear pa ako. Pero nung medyo umaakyat na, naramdaman ko na nahihirapan na si Espresso sa second gear. Kaya nag-switch na ako sa first gear. Ngayon naka first gear ako nyan. Ayan, may mga kurbada rin. Grabe tong daan na to papunta sa Art Sector. Kasi nung umakyat kami sa Baguio, nakakapag third gear pa ako. May mga part pa na kaya pa yung fourth gear basta may buwelo. Pero dito sa lugar na to, talagang first gear lang yung takbo namin. Kasi pag second gear, ramdam ko na nahihirapan talaga si Espresso. So sa first gear, minemaintain ko lang yung speed. Medyo mabagal lang kami. Ayan o. Huwag nyong isagad yung tapak ng gasolina. Kasi ramdam ko ang RPM natin dito nasa 3,000 na. Medyo naririnig ko na nga lumalakas na yung tunog ng makina. So mataas na or mabilis na yung revolusyon ng ating makina nyan. Ito may pakurbada sa part na to. Tapos tataas pa lalo yan. Lalo pang tatarik yung daan. Ayan. So maintain lang ako sa first gear and then alisto ako pagka paliko, baka kasi may kasalubong na padaos-dos. Kasi bukod sa masyadong matarik ang daan na to, makitid din, as in dalawang sasakyan lang, tapos dapat nasa inside the lane ka lang. Kasi pag lumagpas ka, yung mga kasalubong mo, there's a big chance na mabangga ka. So makitid tong lugar na to. Kung dadaan kayo dito, dahan-dahan lang kayo mga bossing. Gaya niya no, pakurbada pa kaliwa. Ayan, tapos yung daan dito is wala pang mga guhit, walang mga linya. So dahan-dahan lang, make sure na nasa loob kayo. Gaya nito, nasa innermost lane ako sa kanan. Ayan. Ayan. Kaya naman ni Espresso. Ayan, naka first gear lang ako. Dito nag second gear na ako. Kaya na. Ayan, dire-diretso na yung takbo namin. Smooth driving na dito sa part na to. Uy. Brother. Ang pasahero dito kay Suzuki Espresso ngayon, ako, syempre driver, si Mrs., passenger, at meron kaming kasamang full-grown adult nasa likod, si Gideon. I would say dalawang tao yung katumbas niya. Sorry Gideon, pero dalawang tao talaga yung katumbas mo. So, apat na pasahero technically ang nakasakay dito kay Suzuki Espresso. At yakang-yakan niya yung akyatan dito papunta sa Art Sector. In fact, yung mga nakakasabay namin kanina, malalaking sasakyan. Fortuner, Montero, meron ding pickup, 4x4. Yung mga malalakas ng makina, mga 1.5 pataas, yun yung mga nakakasabay namin na
sasakyan dito papunta sa art sector. Dito maganda na yung view, literal na nasa bundok na kayo. Ayan, maraming puno, green na yung paligid. Ayun mga bossing, papunta dito sa art sector, napakatarik. Masasabi kong mas matarik pa to kaysa sa Baguio. True. Successful yung pag-akyat namin dito sa art sector. Napakatarik talaga dito, mas matarik pa kaysa sa Baguio. Ayan siya oh. Simple lang siya. Park doon sa baba. Ito yung mga nakasabay namin umakyat. Ano ba yung nasa una? Fortuner. Dalawang Fortuner. Ito Revo. Siyempre si Espresso. And then may mga sedan. May Hilux. Tapos, ano yung nasa dulo bebe? Montero. Montero. So, si Espresso lang yung 1.0 engine na umakyat dito sa art sector. So kanina uphill yung pinakita namin at napakita na rin namin yung art sector. Yes. Ngayon pababa na kami at bago namin tapusin tong vlog na to, papakita namin sa inyo yung mga pictures na nakuha namin sa loob ng art sector.